Hello sa inyo mga mi! Welcome back to another skincare video. My name is Aya. So, nandito po tayo sa banyo ko ngayon dahil ipapakita ko po or isishare ko po sa inyo yung pinakasimple at detalyadong skincare routine ko gamit ang Mix RDL Solution. Dito po sa vlog na ito, isishare ko po sa inyo kung gaano kadami yung ipinapahid ko. Kung kayo po ay nagbubuntis o kaya naman nagpapadede at gusto nyong gumamit ng ganitong Mix Solution, at kung gaano ninyo kadalas ipapahid ito. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng pang-maintenance na gusto ninyong panglusaw sa inyong mga melasma, eto na yung sign na yon mga mi. Set aside your worries, it's okay. Unang-una po sa lahat, before po tayo mag-a-apply ng mga skincare po natin, ay kailangan pong malinis na po yung mukha natin. So nakapaghilamos na po ako ng mukha at ang ginamit ko pong facial wash or soap sa aking face ay ang Dove. Nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo pong soap ang gagamitin. Pwede naman po kayong gumamit ng Kojic soap, papaya soap, glutathione soap. Pero sa case ko po ngayon or sa sitwasyon ko po ngayon na nagbubuntis, Dove lang po, sapat na. Pagbuntis naman po tayo, hindi po natin kumbaga habol yung pagpapaputi ng balat. Dahil eventually, as time goes by, 100% po yung possibility na magbabago po yung ating balat. Kaya kung maaari po mga mi, yung kakailanganin po natin skincare sa mga buntis ay yung pang-maintenance lang. Siyempre, pagkatapos nyo pong maghilamos, isusunod na po natin yung toner. Alam nyo po ba mga mi, na kapag gagamit po kayo ng mga toners or mga facial cleansers, ay mas nalilinisan po nang maigi yung ating skin, mas nababalance po yung pH level po ng balat po natin sa mukha. Yung mga facial cleansers din po ay makakatulong din yan para yung mga hindi po natanggal na dumi ng ginamit po nating sabon o kaya naman mga facial wash ay makuha mismo ng gagamitin nating facial cleansers. Sa toner naman po, depende po yan kung ano ang gagamitin ninyo. Kasi may mga specific po silang mga trabaho. Katulad po ng astringent. Yung astringent po, meron po siyang kasamang antibacterial property. Ito din po ay nakakatulong para mas pumuti po yung balat po natin, magkaroon po siya ng brightening at glass skin. Pero take note mga mi, ang astringent po ay may kasamang alcohol. Kaya din naman nakakadry po ito ng balat. So mag-proceed na po tayo sa pag-a-apply po ng toner natin or yung ating mixed toner. So yung ginagamit ko nga pong toner, dalawang beses sa isang linggo ay yung pinag-mix or pinag-combine ko pong RDL cleanser at RDL toner number 3. At ito na nga po yun. So wag po kayong magugulat kung hindi po siya masyadong bawas. Dahil dalawang beses nga lang po sa isang linggo ko siya ginagamit. Gaano kadami ako naglalagay ng ganitong mix solution? So, sa isang bulak na ganito, mga 2 hanggang 3 taob po yung ginagawa ko. Ganyan po siya kadami mga mi. Tapos ito na po yung ipapahid po natin. And yung pagpahid po ay circular motion. Sa mga may sensitive po ang balat, pakatandaan, suggestion ko po, ay dab-dab lang po. So sa akin mga missing sanay naman na po ako sa paggamit ng ganitong solution. Ganito po yung pagpahid ko. Iaabot nyo po itong bulak hanggang doon sa leeg, ano, pababa po yan. So once po na naabot nyo na po yung leeg, huwag nyo na pong ibabalik yung bulak doon or yung pinampahid ninyong side sa inyong mukha. So mga hindi po nagbubuntis, gaano kadalas po ito ipapahid? Pupwede po ito araw-araw mga mi, sa umaga at saka sa gabi. So yung next step po natin, ito ay optional lang po. Kung meron kayo sa bahay, ayan, mainam po, na-inex po natin ito sa toner. Kung wala naman po, okay lang naman mga mi. Pero suggestion ko, mas okay na gumamit po kayo ng serum. So depende po kung ano yung serum na gagamitin ninyo, ano yung target ng serum na gagamitin ninyo. So kung gusto nyo po ng face brightening, pwede po kayong gumamit ng vitamin C. Gusto ninyo ng pang anti-aging, pwede po yung retinol. Yung ginagamit ko po ay yung Poreless White Glow Serum ng Cerise or Cerise. Ayan po siya. Dito pa lamang po sa vlog na ito ay masasabi ko na isa ito sa mga serums na nagpahiyang or nagbigay sa akin ng magandang texture na balat. Take note mga mi, kapag maglalagay po kayo ng serum ay diretso na po siya doon sa mukha ninyo. Idadamay nyo palagi yung leeg mga mi
doon sa mga pinapahid ninyong skincare para naman hindi lang yung mukha yung nagmumukhang bata kasi ang pangit naman kapag hindi balanced, 'di ba? Mapapansin niyo po yung unti-unting pag-glow po ng balat po natin. Maliban lang po dito sa part na to or area na to ng mukha ko na laging tinutubuan po ng pimples dahil nga po sa aking hormonal imbalance na nagbubuntis. Next step naman po natin ay pag-a-apply po ng moisturizer. Kung hindi man po ako gumagamit ng aloe vera gel ngayong nagbubuntis po ako, is nagsiswitch po ako sa Pond's. Yung kinukuha ko pong variant palagi ay yung serum day cream nila. Kapag Pond's po yung gagamitin ninyo, hindi nyo na po problema ang magpatong pa ng mga sunblock or kaya naman sunscreen dahil may kasama na po itong UV protection. Pero hindi nga lang po siya mataas. Nasa 15 lang po yung SPF niya. Pero okay na din po yon kasi pwede naman po kayong mag-reapply kada 2 oras, mga mi. Kaya sakto lang siya. Okay, so sa daytime routine, ito na po yung pinaka-last step, mga mi, ng aking skincare. Dito na po nagtatapos yung ating vlog for today's skincare routine kapag ako po ay gumagamit ng mixed solution po ng RDL po natin. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel and maalala niyo din po sana na i-click yung notification bell po natin. Meron po akong pangalawang channel, mga mi, kaya din naman hinihiling ko po sa inyo na sana i-subscribe niyo din po yung channel natin na yan para sa ating daily vlogs or buhay sa Spanya. Maraming salamat po sa inyo. I will see you again in our next video. Bye!